And this is not the end yet dahil meron pa tayong last series. Kala ko may lower bracket pa, nagulat ako. Ay, hindi naman. Meron pa naman tayong last series and lower bracket to guys ha. Laglagan portion na to. Meron pa tayong Shopify Rebellion versus Evil Geniuses. So, maganda yung last series natin. Oh, yes sir. Pero ito, bakbakan na agad. Wala nang intro na toss back dito. Okay. Game number 2, talon. Yun. Diba? Easy. Pag first blood, ganyan na agad. Diba? Talon na po, makakuha ng first blood. Brought to us by Rivalry. Napagandang play for the side of Talon. Walang kinakampiyan, sumigo ng Talon. Good lang. Start. Biro good lang. Start para dito nga sa Talon. Getting that first blood. Dito nga kay Hudo Wing. So kahit papano para saan advantage na yun. Pero Mikoto with his DK. Oh, okay. Pretty okay laban dito nga kay Larl. Sa kanyang Ember Spirit. Kaya masustain. Oh. Ng DK yung lane niya. Actually, hindi lang sustain. Kaya niyang basagin agad-agaran yung mid. Lalo na kapag umalis si Larl on that needle. Knowing Ember Spirit, you would want to help your teammates as much as possible. Pero ano ah, medyo ano to, medyo weird lang makita natin. Although, okay, DK player talaga si Mikoto. Pero this majors, nakikita natin siya na successful sa mga Pac, yung mga ganong klaseng heroes, di ba? Ember. Pero this time, DK ni Mikoto magpapakita na ulit mga boss amo. Hindi natin siya makikita muna sa mga high mobility hero, yung mga malilikot. This time, they want that sustainable lane, ma-pressure sa mapa etong Team Spirit. Kasi kung tutusin, Team Spirit ang galing nila when it comes to pressuring their opponent sa mapa eh. So gusto nilang sabayan with the DK para hindi masyado makaalis yung Ember on mid. Kasi alam mong masasacrifice yung mid if ever you wanted to help out your teammate. So to do so for Team Spirit, eh dapat maging maganda yung laning ng Team Spirit para hindi na kailangan umalis ni Larl, matapatan niya si Mikoto, masabayan niya yung let's say sa mid na hindi magamit ang maayos yung ultimate ni Mikoto. Pero possible yon na mag-rotate yung support ng Talon sa mid, sabayan yung Catapult and Dragon Form. Usually yun yung ginagawa ng mga teams para mabawasan talaga paunti-unti yung tore ng kalaban nila. Yes sir, nakadepende eh. Pag maganda yung rune, yung Dragon Form mo gagamitin mo sa ibang lane. Pero most of the time, yung Dragon Form mo pambasag din talaga ng mid lane, di ba? And yung sinabi mo, pwedeng sabayin yung Catapult para mas madaling tumulak. Knowing na meron pa silang Nature's Prophet dito, I think sa top lane yung pinaka-priority nilang itulak kapag meron tayong Dragon Form, aside from the mid lane. So, kailangan hindi basa-basa malugi dito yung Lina. Wherein kapag nagkaroon tayo ng push sa top lane, pwedeng pumalag din yung side ng Spirit. Lina naman kasi yan, may damage output agad yan. So, maganda yung magiging ano natin, early game dito mga boss. Parating nabibigay sa Team Spirit etong si Lina eh, no? Pansin mo ba, halos lahat ng recent games natin ngayon, basta Team Spirit, nasa kanila yung Lina. There's a time na natalo yung Lina ni Yatoro, pero most of the time, mayaman si Yatoro with this Lina. So, yun yung mahirap dito sa ngayon. Pero they do have a lot of heroes naman na kayang lumapit. Nandun yung disable. So pag naunahan nila si Lina, there's a possible chance na kaya nilang patayin. Slark NP naman sila dito. Pero yun nga, kailangan nilang mapatagal yung game to. Kahit pa paano. Kasi dalawa naman yung reliable, actually tatlo with the DK pa. So kapag tumagal tong game na to, good for them. Pero there's the BM din kasi and Enchantress sa side ng Team Spirit, which makes it easy for Team Spirit na mag-pressure sa mapa with all those units. Pero good thing, meron namang Trend Protector. Yep, pang-delay kahit papano. And Slark to ha. So kung tutusin late game, sabi mo nga, may DK na, may NP pa, may Slark pa, which is maganda yun up against Alina. So siguro late game guys, no cap, and wala tayong kinaampian dito. Magtatalon ako late game dito, no doubt. Sobrang ganda ng draft ng Talon late game. Isipin mo pa lang yung Trent with the counterplay, vision, and Slark nga kasi. Pero, naisip ko na yung kahihinat na ng early to mid game. Medyo magiging rough to sa side ng Talon. I'm not saying na Team Spirit agad, pero magiging rough game to sa side ng Talon early to mid. Sana mali ako, diba? Kasi nga yung greedy lineup talaga ng Talon. Kapag hindi mo siya napagana ng early game, magsasuffer ka talaga sa early.
Kasi kung kanina, early game yung kanilang potential, tapos hindi nila napagana, and nakalaban yung team spirit kaagad, nakita natin yung resulta. And this time man, kailangan nila na yung late game potential nila dito, mabigyan talaga ng space ni Mikoto, gumana yung kanyang DK, makakuha agad ng Blink Dagger, rotate around the map, para, yun nga, makapag-farm etong si Slarky. Pero Yatoro. Oh, Yatoro, mukhang delikado na nga ata siya dito. Mamamatay na ata dito si Yatoro eh, ha? Bula-buli na lang. Oh, may Windlace. Kaso nga lang, meron pa nga Fairy Soul kaunti. Yes, sir. 7 Succion. So, andun yung movement speed pa rin ni Yatoro kahit pa paano. So, buhay pa naman. Ligtas at payapa. Malayo sa sakit yung Lina. Pero ito, napapounce out na lang si 23. Matigan na nga rin siya doon kung yun ay tali pa. Nako, possible. Kahit kasi mapatay mo ng ilang beses itong si Lina. Once na magalaw, malikot. Yung apat na heroes ng Team Spirit. Matik, makakapag-farm talaga si Yatoro eh. Uh-huh. Yun yung napapansin ko sa kanila. Pero Larl? Early rotation coming from Jabs. Hindi pa level 16 si Larl. The body blocks, the outplay. Larl, mamamatay. So 2-0 on the board. Palakpakan yung crowd doon sa Peru. Napakagandang rotation. So once again, dito nga kay Jabs. Hopefully this time, yung mga kills na yun Mag-pay off. Oh. Kasi ganitong-ganito yung ginagawa ni Jabs. Nakakatulong siya sa may middle lane, getting that kill. Pero kanina, nag-backfire sa kanila kasi nakapag-farm si Yatoro. Pero this time naman, para sa akin, regardless na maiwan mo si Lina or not, makakapag-farm talaga siya sa lane. Same. Unlike story. Si Spec kasi kung kanina hindi maiwan, mahirap at mag-farm. Pero, yeah. Still good kill by Jabs, the body blocks and rotation. So, eto na yung pressure na binibitaw ng Talon dito sa may middle lane. Dragon form plus support and the catapult. This is kind of expected if you're with DK na opponent kasi gusto mong mabawasan talaga yung gitna. Yes, sir. And catapult wave pa. So, kailangan na makabasag nga talaga. Pero may God of Falling Low, ha? Has to be careful. Level 3 naman yung kanyang Dragon's Blood. So, andun yung regen. And meron din siyang Magic Wand. So, wala pa kay Mikoto. Malayo sa bituka yan, Idol. Makuna. Double Bracer. Third skill, level 3. Pero grabe yung damage. Under 10 minutes, kalahati na yung damage. Diyan sa may middle lane. So, pero yung Toro, matotoss back nga ba? Yes, sir. Natoss back. TP out lang ang sagot dyan. Yung Toro, TP sa face. Yep, burns, doesn't it? Wala nang di-disable sa kanya eh. Kung under the tower yun, medyo delikado pa. Pero still, he knows. Pag na-combo na ako ng Tiny, out na ako dito. He could just go sa jungle. Nandun naman na yung javelin niya. Or maybe he could still lean sa may top lane. Uh-huh. Pero Mikoto owning the middle lane. Mayaman. Sobrang owning niya para sa middle lane. Nakuha niya yung... nakakuha sila ng kill. Look at this middle lane. Pabasag na. So, at saka walang depo siya sa ngayon itong Team Spirit. So, mahirap talagang magdepensa. Oh, eto na nga. Dedepensa? I think not. Mira, mamamatay siya dito. Q will take the kill and mid lane down sa side ng Team Spirit, mga bossing. Ito ha, yung mga games ng Talon na nananalo sila, kahit yung mga upset wins nila nga dito guys, si Mikoto laging mayaman. Maganda performance. This time, maganda performance si Mikoto. Malay nyo, di ba? Malay nyo, eto na yun. Pero wait lang, Yatoro, eto na naman. Pagbabalakan ng masama. Nakupo, bawal yan, Idol. LSA, tatamaan si Q. Yatoro, tamang out pa rin. Avalanche, abutan nga lang. Mikoto nandito na, gustong tumulong, patayin yung Lina. Yatoro, takbo hanggang may lupa. Oh, nagpapanggap na puno, kaso kita pa rin. Ngayon ka mag-chatwill daw, sabi dito nila Jobs. And it's gonna go down. Q po ang makakuha ng kill and possible din top lane yung matulak dito. Andito si Mikoto, kaso pa-expire na yung Dragon Form. Easy peasy for Talon. Mikoto winning that lane. Nandun yung rotation, possible push pa dito sa may taas. So, all goods. Napatay pa nila. Ito nga si Lina. Pero so far naman, collapse. Bottom lane. He's okay. Pero 23 Savage, mayaman din. So far, so good for Talon. Nagiging worth it yung pag-pick nila ng DK. Kasi, technically, ilaban mo yung DK sa Ember. Walang gagawin talaga si Ember sa mid.
Siguro trade ng farm, possibly. Pero with the rotations na ginagawa ng supports together with jobs, parang impossible for Ember Spirit na manalo talaga sa lane. Mahirap. Laban sa isang DK na grabe yung sustain, wala kang nadadamage, all you need to do is farm, gain experience, and then help out your teammate sa side lanes para mas maging maluwag yung mapa ng Team Spirit. And as for Talon, they're doing pretty good. All lanes naging sustainable at lumamang laban sa Team Spirit. Pero eto, things are getting interesting kasi pinapressure na ng Team Spirit dito yung bottom lane at dito sila malakas. Grouping up with the Beastmaster, play around the Beastmaster. Pero wait lang, nabati nga ata, mamamatay po dito si Mira. Delikado na rin dito si Collapse. And I think mamamatay din dito si Collapse. Yes sir, he's gonna go down. 23 will take the kill. At eto na, totoo nga talaga. Diba? Talon. Kapag okay yung performance ni Mikoto, madali lang yung laro para sa side ng Talon. Explosive. Basta nagalaw talaga si Mikoto sa laban. Easy talaga sa Talon na makahinga. Kasi kung kanina si Jobs yung gumagalaw, hindi natin masyado naramdaman si Mikoto. And now, with the presence of DK, taking the objectives that they need, and then, nandun yung level niya. Tapos kapag nakapag-blink tagger pa yan, much better pa yung magiging initiation nila together with the Tiny. So, talagang ramdam natin yung pressure ngayon sa Team Spirit kung paano sila babawi sa nangyaring laning phase. Lina naman, untouchable sa ngayon. Namatay kanina, yes, pero makakapag-farm naman sa jungle para makabawi. Pero Team Spirit, they badly need this tier 1 tower sa bottom lane. Yep. If not, ay mukhang aalis na. Wala na bang bala? Tagalin na lang ni Oli. So, living armor, medyo matagal-tagal yan. May living armor dito. Inahanap nga din dito si Oli. Yun lang, nadali ng bushwalk. Uy, sharpshooter, naupo! Sablay, dumaplis lang kay Oli. TP out, Zappy. Pero wait lang, mababasag naman ng ating spirit yung ano natin. Bottom lane, walang problema. Pero si Q, gusto pagbalakan. Si Yatoro, there is a blink in. Mikoto surprised blink dagger for you, Yatoro. Mamamaday po dito si Yatoro, and Mikoto will take the kill. So 7-0 on the board. 2-wiggle advantage sa side ng Talon. Ayan, ito yung Mikoto na hinahanap natin kanina nung game number 1 with that early blink dagger, early aggression. Talagang makakahinga at free form si Jabs and 23 Savage. Meanwhile naman, the pressure is on naman kahit paano Team Spirit pushing down dito sa bottom lane. Pero still, as long as maganda yung rotations ng Tiny and the DK, sabay-sabay ito. Late game to. Kung mag-late game, ma'am, I would go always dito sa Talon. Basta maganda yung kanilang position. Mahuli nila si Lina sa backlines and hindi ma-enable ng Team Spirit na makapag-right click or makadish out ng damage si Yatoro. Pero Lina is Lina, guys. Alam natin yan. Regardless of how many deaths yung makuha ni Yatoro, mabilis talaga mag-farm si Lina. Wala eh. Andun yung attack speed eh. Parang merong moon shirt agad-agad, di ba? Ayun o. Ang bilis niya lang talaga makakuha ng stacks. Tapos, mana regeneration nandoon. So, wala kang pa-problemahin kay Lina. Lina, as long as nandun siya well-protected ng mga wards, he's gonna be okay. Pero Laurel naman, on the other hand, siya yung hindi okay dito. Parating nabibigyan, no space at all. So, kailangan, may magsasuffer at magsasuffer sa Team Spirit. Pero eto na, dito na si Jasper at TP, mamamatay si Mira. And si Jams nga po, mapo ng kill na yan. Pero Collapse, ayaw pang umalis. Gustong lumaban dito ng Team Spirit. Kasi nandito si Laurel, pero nakatulog na dito yung side ng Talon. So atrasa na lang din muna sa side ng Team Spirit. Kaso nga lang, eto na, mayaman. Halos na dito for the side of Talon. Pero eto na naman yung Lina na pinag-uusapan natin na unti-unting humahabol na naman. Eto yung possible na maging butas ng Talon. Na ma-catch up yung Lina even more. Maging top net worth yung Lina at makuha ni Yatori mga kailangan niyang items para mabuhat dito yung buong spirit. So, tingnan natin kung ano magiging discarte dito ng Talon. Wala pa palang kill itong Team Spirit, ha? Uh-huh. Kaya pala may nagsasabi sa chat, ang tagal naman ng first 10 kills, walang kaba. Uh-huh. Walang kaba kasi 8-0 na nga and mukhang madadagdagan pa with a smoke play ng Talon.
Yatoro, mukhang he's gonna be okay. At medyo malayo naman etong si Mikoto. So, mukhang wala naman sila mahuhuli with that smoke. Or maybe not. Okay? Okay, wala naman na. So, 3K gold lead na kagad. Mikoto, what's next? He's going for that BKB. Pwede din silang kumuha ng another tower if they wanted to sa baba or get some smoke once again at kumuha ulit ng another kill. Pero nagre-resort muna sila sa ngayon with the farm muna. Pero ang gusto ko dito, parating magkadikit si Mikoto and Tiny. Alam nila na kapag magkasama sila, eh, may isa silang mapapatay. Mm-hmm. With well, the setup. So, at saka meron din na nito. Ito, si Jabs. And P-matic na. Matic na answer. Pero grabe agad yung words dito ng ano, ng team spirit ha. Yung parang may tinker word agad tayo dito sa may bottom lane. Knowing na pwede sila mag-play around doon. And kapag rumisponde si Jabs, kaya nila mapatay agad, di ba? Pero eto, speaking bottom lane, eto na nga, Mikoto blinks in. Nandito na yung Dragon Sail sa Beastmaster, pero delikado ba tayo Tiny? Stop coming from the Enchanted Unit. Q, mamamatay nga ba? Ang tanong, yes sir, even with the roar, has to be dropped para patayin dito si Q. Impetus raining rainbow. Mga pare ko yung Mikoto falling low. Has to be careful. Mamamatay. Killing spree, Miposhka. I am the carry now. Pero wait lang, Jabs. Magahabol. Collapse nga dito, mga delikado. OG, magagamit na. You are the carry? I think not. Mamamatay pa rin dito si Miposhka. Ang gante ng Ape. 9-2 on the board. At ayun, nakabawi pa naman kahit papano. But that's only an inch going down. Pero hello? Solo kill niya. Eto si DK, Miposhka, he knows na kailangan natin ng damage this early. Hindi sasama si Yatoro. I go for this Enchantress so with that Impetus na max out. Kaya nawawala yung unat ng isang DK eh. Okay, max out pala yung third skill mo. Nandyan pala yung double bracer. Who cares? Who cares? Impetus yan. Pure damage. Pure damage. Pero gusto ko yung ginagawa ni Jabs ha. Maiba lang. He's using his 3Ns para to block out yun nga triangle. So they don't need that sentry para i-block out yung farming site netong si Lina. But regardless of that movement, ay! Ito na naman, amutigan na. Huwag mo sabihin nga ano ha. Kung sa solo kill may post ka kanina na naman si 23. Kung nga tumama lang lahat-lahat, di nakapag-shadow dance, malamang si Miposhka na naman nakakuha nun. Grabe naman this guy. Eh, grabe talaga this guy. These two supports together with Collapse, making it possible na mapupunta, maparotate yung other heroes ng talent sa may bottom lane, just like that. Mm-hmm. Grabe din kasi yung aim nila eh. Yung follow-up sana sa pagtalon ni Mikoto na si Tiny, nauna na sa balota. Wala na siyang nagawa. Wala na siyang nagawa. And commended din yung Enchanted Unit dun kasi kahit papano, the ano eh, di ba? Stomp. Oo, tumama yung stomp eh. Eh, alam naman natin, medyo maliit yung radius nun, pero napagana pa rin. And unfortunately, si Collapse, ginamit yung Roar para talaga masecure yung kill sa Tiny, di ba? Kasi baka makabato pa ng ano, eh, skills eh, mm-hmm. And you don't want that to happen. Gusto mo ma-knockdown ka agad yung kalaban mo in case na dumating pa yung other heroes ng talon sa baba. So, talagang pang minus one na yun, kahit pang last hit na yung roar. So, uy, eto na si Yatoro with the BKB na. Delikado sa Yatoro dito. Pag eto natali ha, pero napag-darpak pa naman, Bushwak, nicely done. Nicely executed coming from 23 at buhay pa naman. Si Bosamo, Idol Lord. Pero nasama na ha, etong si Lina with the attack speed given by the Beastmaster. They are just playing around the vision na meron sila. Pero there's the sneaky rush. Why not? Matagal-tagal yan. Medyo matagal. Pero they cannot fight sa ngayon dito sa baba. Since nakapwesto na nga. Good vision by Team Spirit. And there's the Lina having that BKB. So eto na. Nag-uumpisa na. Bumawi etong Team Spirit. Regardless of that net worth. Pero meron naman tayong Rakan. Aegis para sa Talon. Para kahit pa paano. Oh. May bawi naman sila with that second tower na nawala sa kanila. Sumama na agad dito ha. Yung Stark and Diggy para sa Roshan. The Rush kill brought to us by Vortex. For your next PC upgrade, go Vortex! 9-2 on the board, 4K gold advantage. Sa side ng Talon mga kaibigan, Aegis nga si 23 ang kukuha ng Aegis. Maelstrom available na para sa Ember. Mag-BKB dito si Laurel. Yatoro, I think available na yung kanyang BKB and Maelstrom, if I'm not mistaken. So, mayaman yaman. Laurel, struggling to keep up with his teammates.
kamunti ka na nga siya, malapit na siyang masundan or malagpasan itong si Tiny. Ang hirap din kasi humanap ng farming space. Biruin mo lahat ng jungle, kay Yatoro, top lane din, kay Yatoro, and then meanwhile, sa bottom lane, napupunta lahat sa kay Kulabs with the support. So hindi din natin masisisi itong si Larl na ganyan yung magiging network niya. And lugi din siya sa may middle lane, kaya... Bawi na lang talaga next life. Next life. Or next game. Malay mo, magkaroon ng next game, di ba? Oo. Pero ito, Larl. Okay, tamang remnant. Oh, pero si Kulabs. Delegado ata dito. Average loss na dyan na mamamatay dito. Si Kulabs, 23, maghahabol. Larl lang nakita, pero nope. Tamang atraso na muna. Okay na yun. Napatay na yung Beastmaster. Out na tayo, guys. Pero ito, si Mira nakita. Bye. By Yatoro. Here comes Zakiri. Jabs, trying to run away. And dito yung right click coming from Yatoro. It is enough. Pero nag-aabol dito yung Tiny. Possible madakot dito ni Q. Yung Lina, unfortunately, wala siyang kasama dito. Si Jabs, nope, patay si Jabs. So, wala makaresponde dito sa may bottom lane. Tsaka ang tapang ni Yatoro, kung mapapansin mo, even with the presence of Tiny, he knows na hindi siya mapapatay ng combo. Nandun yung kanyang vision. Pero, oh! Yan lang, Yatoro. TP out lang. BKB TP out. Pengen muna ng Aji. Yeah, pengen Aji, sir. Uy, ayun, thank you. Iyon, na-force out naman ni Savage itong BKB ni Lina. So, it's time to go na nga ba? For Mikoto na merong envy dito. Kulabs, the target. Aha, siya yung tinatarget dito mga Kosa. Mikoto pwedeng tumalon. Inatay niya lang yung mga kasama niya dito. Inatay niya si NT. Ako po, walang gagawin Manila. Zumukulabs, Dragon Sail, Nadja, Nadjabs, on his way. Avalanche loss, bang. Patay dito si Kulabs and Q will take the kill. Larl tamang push ng side lane kasi hindi siya makalaban. Medyo mahirap si Larl eh. Mahirap talaga. He needs that BKB para at least kahit papaano makasayaw siya, makagalaw siya sa possible team fight na ipo-force out ng Talon given na meron silang Aegis of the Immortal. So, ang dami nilang bahala laban sa Team Spirit sa ngayon. And with that, pick ups na nakukuha nila, syempre sobrang freely makakagalaw yung Talon and Larl. Oops, meron na tong Glimmer here, ha? Aha. Ay. Remnant out lang, pero Larl. Uli? Okay, kailangan mag-remnant out dito ni Larl uli ata, ha? Okay. Wala siyang remnant. Hindi naman na, hindi naman na... Hinabol. Hinabol ni Jabs. Okay. Yatoro naman, on the other hand, going for Satanic. So, paluan na with the 23. Pero kahit may Satanic si Yatoro, okay lang makipagpaluan si 23 Savage. As long as meron siyang Shadow Dance or meron siyang Death Shroud, kayang-kaya ni 23 dito, microhin yung Lina. Kayang-kaya eh. Anong panlaban ni Yatoro sa isang Slark with the ultimate and that shard? So, wala sa ngayon. Pero, pwede siyang mabuhay kasi meron siyang Satanic. He could aim other heroes instead. Aha. With that Satanic para bumalik yung kanyang buhay and then microhin mo na lang si Savage kapag wala na siyang mga abilting pantago. Hey! Oh, yun lang nakita si Yatoro na pure pero okay lang. Andito na po yung ating Godwing. Mikoto, medyo makunat na abutan nga lang dito si Q. Laguna Blade na galit si Yatoro bigla-bigla. Makikipagpanoon dito sa DK. Raining Rainbows, Q. Kamuntigan ng mamatay. But OG preventing him from backing off. Delikado bata dito si Yatoro. Walang magagawa. Wala pang Satanic and Yatoro is down. 52 seconds out. Yung Lina mga kaibigan. Si Mira nakita dito ng start. 23. Oh, no need. Average loss will secure the kill. And ito na nga. Talon. Killing spree para dito kay Q. Do that bro, please. Yun lang. Magkakahiwalay din kasi. Etong Team Spirit eh. Two heroes lang yung nasa bottom lane. Meanwhile naman, other cores eh just going to recover kung ano yung nawala sa kanila nung laning stage. Kulabs gets a pick off all the time. So, sa ngayon, kanya-kanyang buhay muna itong Team Spirit. And ito yung gusto ng Talon with Snark, NP, and DK. Gusto mo yung mga pick-offs na yun eh. Ito, katulad na ito. Uy, buti na lang nakapag-out po. Ay! Yung inaabol ng Glipnir, tropa. Pero op, tama Remnant out lang. Wala ng Remnant. May Quelling Blade pa naman. Kahit papano, buhay pa. Dito si Larl, walang problema. Ligtas, payapa, malayo sa sakit. And Malapit na ka na. Malapit na. Benta mo Quelling Blade. Hindi. Mahirap. May NP. Pero he does have the ultimate naman. Pero still, importante pa rin para sa akin yung Quelling Blade on this game. Benta niya Mithril Hammer. Bili siya recipe.
Okay, benta mo may Maelstrom, no? Bili ka BKB. Mahirap yarn. Pero malapit naman na siya. Diyan nga sa kanyang BKB. I think yun lang sa ngayon yung hinihintay dito ng King Spirit in order for them to fight laban sa Talon. Pero sobrang naging worth it yung Aegis of the Immortal, yung pick-offs nila dito pa isa-isa din kasi itong Team Spirit, and you cannot blame them kasi nagbabaw eh. Si Ember Spirit sobrang hirap, needs that BKB. Without that BKB, hindi din siya magiging ganun ka-effective sa may teamfight. And BKB na naman nata. Yes sir, going for shards, of course, gusto mo ng remnants sa every teamfight. Double damage. Kaso naka-double damage dito si 23. May posh ka, may kita ata siya dito ah. Okay, meron mong dispel. Thanks to that enchant, tumalon si 23. Oh, bumalik yung pagtalon niya. Ay, NSA tatamaan ka lang, hindi siya napag-darkpack ata dito. Bushwaka dyan na 23, you are gone! Yun lang, that was a mistake. Nagkamali si 23 at eto, napatip na nga si Kulap. Natipan na nga, and it's gonna be, I think, objective. Kaagad. Dito sa may middle lane, just one mistake. Oh no, Talon. 23 Savage. Ano na, ang bilis bumasag ng Team Spirit. 20 seconds. So without the Slark, ano kayang gagawin ng Team Spirit dito? Might be another push sa may top lane. Could be possible, pero ayaw na nila. They wanted to farm. Good space na yon. Nakuha nila yung middle lane. And makakahinga sila kahit papano sa ngayon dahil sa pressure na binibitaw ng Talon kanina pa. Yun lang. Pero si Jebs, sobrang yaman ni Jebs ha. Parang siya yung ano na dito eh. Carry muna. Sa 23, mag-farm ka muna po. Get the G-stacks, get your items. Ako muna carry. Si Jebs muna. Siguro, kaya ganito na lang yung nagiging build ni Jebs. Parang, sige. May mga decision making si Savage na ganit katulad nito, so I'd go for this right click na mga off lane NP Naga Siren. So hirap din kasi talaga eh yung mga ganung klaseng mistakes, eh hindi natin maiiwasan, pero pag crucial na laglagan na tas lamang kayo ganito, mahihinto kasi yung momentum niyo eh. And siya lang mag-isa doon. Iniisip niya siguro, sige, may shard ako, may ultimate ako, pero he doesn't have that BKB. Yes, sir. And yung Bushwhack, pati yung LSA, tatama yan. Kahit ano, kahit nakapag-deshroud, kahit nakapag-shadow dance. Diba? Ground-targeted siya, and at the same time, pierces through the shadow dance and deshroud. So, diba? Pero, tingnan natin, is going for that Eye of Skadi naman na. Is not going for that BKB. Malaki yung tiwala niya sa kanyang Shadow Dance, Dark Pact, and his teammates na mailigtas siya later on. Pero, tingnan natin, maybe not. Baka pumunta pa rin siya sa may BKB kapag nakita niyang hindi ka pwede mag-rely on your supports or di kaya sa skills mo alone. So, kakailanganin mo din talaga ng BKB. But we'll see. We'll see. Team Spirit, nag-i-smoke nga ba rito yung side ng Team Spirit? Manila zone na to, ha? Dalawang may ano, may capability na magkaroon ng ano, ng unit. Ng summoned unit, di ba? Sobrang hirap pa niyan kapag vision-wise. Pero good thing for Talon, eh parati nilang nauunahan talaga sa initiation yung Team Spirit. Doon sila nananalo. Kasi each time natatalon si Mikoto, minus one na kaagad etong Team Spirit eh. Ang tagal ng duration ng stun ni DK. Samahan mo pa ng timing. Eto, speaking of timing, it's Roche time. Oh. Mga kaibigan, sneaky Roshan play. Makakatunog nga ba? Dito yung side ng Talon. Pero kahit pumunta sila, hindi ata tinutuloy ng Team Spirit. Pinapabait. Si Yatoro na nga lang daw muna yung nag-Roshan. Uy! Ay, alam ba sila? Eto, si 23. Nakita. Okay, alam na. Pero yung Aegis nakuha na agad dito ni Yatoro. Sneaky Roshan play. Yung shards? Okay, kinuha naman ni Collapse. Kalmahan mo. Walang mag-iiwan ng shards. Walang mag-iiwan this time. Pero that career play by Collapse, I believe, talagang iniisip niya, okay, distract natin. Ito ang Talon para hindi nila alam na nag-Roshan tayo. Smoke play, attack speed given, vision-wise, kompleto by Team Spirit Talon. Wala silang ka-idea. Lang. Doon mo malalaman na sobrang balance ang lane, no?
unit lang ni Beastmaster ata yun or ni Enchantress, sabay sinolo na ni Yatoro yung Roshan. Apat silang nandun sa may river, diba? Apat silang nandun, aura lang yung binibigay nila kay Yatoro. Ganon kabilis yung attack speed na binibigay ng Beastmaster kay Lina, tsaka yung kanyang ability itself. And nandun na din kasi yung damage eh. Nandyan na yung Demon Edge and almost there para sa kanyang ano ba yun? MKB. Okay, so... Oy, savage ha? Oy, savage. Okay. Out naman. Pinapakabalagi tayo na ito ni 23, no? Yung mga plays niya nakakakabay. Parang akala mo Eternal Envy na ano eh. Na mas magaling naman. Mas magaling siya compared kay Eternal Envy. Pero sobrang ano, no? Sobrang nakakabala sa mga plays. Nakakabay yung movement niya. Oo. Eh, nandun yung confidence niya with his movement eh. Kaso nga lang, sometimes yung confidence kasi na yun, nagbabackfire din sa'yo. Katulad kanina, alam niyang mayaman siya and etc. Okay, pwede kong sulungin eh, itong team spirit. Pero kung lima, walang malakas sa lima. Wala talaga malakas sa lima, ha? Okay, anong ginagawa nila dito? Just waiting for somebody na magdepensa sa may bottom lane o makiat ng high ground, playing with their vision. Team Spirit's vision, maganda yung setup ng wards nila, sobrang liwanag sa may bottom lane. And now naman Talon knows na okay, sa baba na yan maglalaro Team Spirit and Talon just playing again. Doon nga din sa vision nila. Sa top lane, kanina na na-establish nila before mag-Roshan etong Team Spirit. Kaso hindi na nila inabot yung smoke on papunta sa Roshan. Yes, pero eto sir. Na. Uy, nako po, kayo yung may gold din. Kayo yung binabasagan. Oh, ay. Yatoro, rat-tat-tat-tat, machine gun mode. Pero wait lang, dito na si yan eh. Si Jax providing the block, vision block, gamit yung Sprout. Ooh. Pero look at this, easy. Mag-hex etong si Lina. I think it's okay para sa isang Lina to go for that hex. Hindi lang siya yung usual sa ngayon na nag-hex kasi you would want damage kaagad kay Lina. Pero this time, may slurred kasi merong NP. So, gusto mo na kahit papano, aside from the disable na ma-provide mo, mabilis ka din mag-farm, why not go for that hex? So, hybrid si Lina dito sa kanyang carry. Pero, tingnan natin. Alam niya kasi na siya yung mas mabilis makakapagtapos ng hex eh. Mm-hmm. Unlike his teammates na si Lar, pahirap pa talaga. Wait, oh! Wait, no! Savage din. Napag-dark pa naman. Kalma ka lang. Pero LSA natin nandiyan na. And the Laguna Blade, the Lagado sa 23. The DPS coming from the Flame Guard. Is it gonna be enough? No, it's not. Makakatakas pa dito sa 23. Kamuntigan na yun. Kinabahan na naman tayo doon. Kamuntigan na. Buti nilang meron siyang Eye of Skadi. Oo, oh, makunat. Makunat. Uy, natos back! Naligado si Yatoro! Ayun na nga, sinasabi natin, Dai. You wait a place, Yatoro is dead. Pero meron pa naman siyang Aegis, BKB pop. Makikipag 1v1 nga muna dito si Jams. Gusto ko munang patayin. Jams mukhang delikado. But 23, oh no, nalaguna sa mukha. Masyadong masakit. He is dead as well as Yatoro. Double kill for Mr. Hoodwink. Glyphnir out. Delikado bata dito sa side ng Team Spirit. On their way back home. Apat patay sa side ng Team Spirit. But with the buyback, that is possible sa side ng Talon. Nadaan sa buyback. Nadaan nga sa buyback, pero sa 23 Savage, na wala ng parang bula. Oo. Yun yung ayaw mo dito eh, na okay, nakakakuha kayo ng kills sa teamfight, pero walang nakukuhang agility. Yung Snark sa game na to, and that was two buybacks na nakumit ng Talon just to make sure na malinis. Mapatay nila itong hang heroes ng Team Spirit, pero they could force out a buyback naman. Jobs, nandun yung damage sa kanya. And collapse lang naman yun nandito sa ngayon. Fortification will be used, pero walang dragon form pa sa ngayon, so wala masyadong katulong damage. Sa damage. Aha. Ito na. 50% HP, tier 3 top lane, pero aatras na yung side ng Talon. 5 seconds for the Ember, maybe they could buy some time. Kaya Talon, okay, konting disiplina lang muna. Hindi porque patay yung Lina, may oras pa tayo eh, tutulak na tayo. Hindi, baka makapag-buy time dito, di ba? Yung spirit at mabuhay na Lina. Tayo pa malugi. Kasi sa 23, andito na sa may bottom lane. Oo, good sa man yan. Uda, ang dalawang bounty pa nga siya dun. Buti na nga lang si Q eh. Maganda yung kanyang initiation na out position niya. Etong si Yatoro, if not, mahihirapan lumapit yung Talon doon. Kasi grabe, sobrang delikado ng mga moves ni
Slark ni 23 Savage na nagagamit niya kaagad yung mga ability niya to escape, so hindi siya capable na lumaban sa team fight kaagad sa Team Spirit. So kaya umakyat din sa high ground, umakyat sa high ground eto Team Spirit kanina eh. Alam nila, ang dali lang patay ni Savage, walang BKB, naka-eye of Scuddy lang, so nandun yung control nila. Makunat, yes. Pero mahirap talaga, wala pa ata siyang perma Aji, kung meron na sobrang onti pa. 6, okay. 6 pa lang. Ayun, he's going for BKB. Realize niyang kailangan pala. Kailangan, namamatay pa rin ako. Buti na lang dyan, nandyan si Mikoto. Mikoto with his DK, is he going for that Octarine Manta style na DK? Parati ko nakikita kay 9 na build para sobrang bilis lang ng kanyang ultimate. May katulong sa damage with the objectives. So, we'll see kung ganun nga yung magiging build niya. Or, kailangan niya ng damage kasi parang ang hirap kay Savage na mag-dish out sa ngayon without that BKB. BKB sabay, napiling ko attack speed ata muna kailangan niya. Attack speed kasi kapag meron ka attack speed, andun na rin siguro damage mo as a Slark kasi makakuha agad ng stats. Yun yung gusto mo eh. Kaso ang problema nga dito, mamatay agad si 23, hindi siya makapagano, hindi siya makapalo, hindi siya magkaroon ng stacks. Wala siyang BKB eh. Gaya na sabi mo kanina, there's a lot of skills as well na pumapasok sa kanyang ultimate, sa kanyang shard. Uh-huh. So, even if hindi ka nakikita sa mapa, naka-disable ka naman, paano ka kapapalo? Oo, diba? So, kailangan niya ng BKB. And ngayon niya lang na-realize yun. Kasi kanina, confident pa siya na okay, hindi ako namamatay. Nandyan yung kasama niya na mag-initiate ng fight. Pero once na siya yung naunahan, yung mga maling pasok niya with uh-huh. his pounce, na siya yung nadedelikado eh. So, dun lumalamang yung Team Spirit kasi nagagamit niya sa pangtakas na lang. Hindi na pang-offensive yung ultimate niya. Well, good thing naman dito sa side ng Talon, hindi lang naman si 23 guys. Excuse me, yung kailangan natin nga panoorin dito. Si Jabs ang yaman, no? Si Mikoto ang yaman. Manta style for the DK. Si Jabs naman, Assault Kiras available. Ito na nga, ang yaman. Going for Satanic na rin dito si Jabs. So, grabe na yung right click nito. Kanina, si Yatoro, pwede siya maka-atras doon at mapatay sa 23 Savage. Kaso nga lang, si Jabs muna in-FF ni Yatoro. Kasi alam niya, yung threat na pwedeng mabitaw, ay yung threat ni Jabs every fight. Na sobrang taas ang damage ni Jabs. He provides the armor using that Assault Kiras. So, kailangan pa rin yung NB. May pumansin dito. Dito na papasok yung pagiging goods ng tatlong core na na lineup. Uh-huh. 'Di ba kapag ganito na yung game, papunta na sa late game na kahit hindi mo, kahit sabihin natin na mahirap si 23 Savage siya pumasok sa fight, meron kang other cores na pagkakatiwalaan na kaya mag-dish out ng damage siya aside from Savage. Unlike any other heroes, like for example, eto si Lina pag namatay, maaasahan mo ba agad si Ember Spirit na nalugi sa lane? Or di kaya si Collapse? Hindi, di ba? So, yung tanging target mo dito, if you're Talon, kapag napatay si Lina, okay, this is it. Masyadong mababa yung damage output na mabibitaw ng Team Spirit. Unlike dito, mapatay mo man si Savage, nandyan si Mikoto, nandyan si 23. Eto si NP, ayan si Jabs, para mag-dish out ang damage. Yun yung kalakasan ng heroes nila. Huwag lang silang maubos. Yun lang yung dapat mangyari sa team fight nila. Oy, eto. Rush fight na mga kaibigan. Tamang papuno lang muna ng stacks, pero Mikoto, dito naman yung kanyang mga iwi. Uy, BKB na. Yep, BKB available na. Sanchkaya for this Ember, si 23, BKB available na rin. So sana makapalo na Mikoto. Popping out that big black dragon. Dito na, bounce in. Yatoro, LSA, tatama sa start. Delikado nga ata sa 23. Who's gonna get the Aegis? 23! Snatches the Aegis this time. Laguna Blade sa mukha. Mamamatay dito yung trap. Pero Yatoro, falling low. Has to be careful. Doesn't have anything left. Pero grabe yung right clicks is still not enough. Triple kill for Jabs. Tatlo patay sa side ng Spirit and Talon. That was their fight. Napaganda. Meron naman palang ganun. 23 Savage snatching etong Aegis of the Immortal. Naka-double damage pa etong si DK. Naku, mapu-force out pa yung buyback dito ng Team Spirit. Aha. Naipit na sila sa may rush pit eh. Hindi nila kaya sa ngayon etong si Mikoto. Napakakunat. Oho, oho. Naku, DK na ano yan. Big Black Dragon yan. May double damage pa.
dito si Migoto. And look at their racks slowly falling apart. Team Spirit, may buyback yung Lina pero ayaw mag-buyback na yung Toro Give daw. Buyback is out for the Ember. Natos back dito si Mipochka. Delikado ba ating Enchantress and he's gonna go down. He doesn't have the buyback. Mira pa nga yung kasunod ata. One by one, nag-o-audition yung Spirit dito mga Kosa. Mira, mamak, magpapahalam na rin. At ito, tulak na din sa bottom lane yan. Discipline Gaming, Avalanche Cost. Gagamitin na, natos back si Golas. Delikado ba ata, sir? The buyback is just way too late. 2v4 ang eksena ngayon. At walang pipigil sa talon dito, tumulak ng bottom lane. Pero na-force out. Uy, tinabaw pala yung top lane din ng T-Spirit. So, auto-megas na ba to? Yun na nga ata. Migoto, matagal-tagal pa. Kakapop lang ng kanyang ulti. Andito pa rin yung dragon form. Migoto with his big black dragon going for the megas. And eto na nga, walang pipigil kay Migoto dito, min. Sobrang punat nito. Meron pang living armor yan. Okay, remnants coming from Larl. What can you do? Wala na ata to. This is it, Pansita. Talon, Migoto, and Jobs. And 23 Savage, stealing that Roshan. Isang teamfight lang pala eh. Isang teamfight lang ina inside the Rosh Pit. Ganda ng stash na ginawa ni 23 Savage. Ang dami mong alaban, di ba? 23 Savage. Si Jabs, itong big black chicken, wala. Diba, tatlong course up against one. Of course, alam naman natin yan. Doon na pumasok yung sinabi natin kanina na once wala si Lina, other heroes ng Team Spirit couldn't do a thing. Uh-huh. Anything, wala silang magawa. Nadelay nila kahit papano pero nakuha pa rin ng Talon yung objective eh. Unlike Talon kanina, nung namatay si Savage, nakita natin na reliable si Migoto and others na mag-dishout ng damage sa Team Spirit. So, yun lang. Naku, KG, ito na nga ata. Okta rin na. Basta okay talaga si Migoto early game. Talon, taas ng win rate, di ba? Taas ng win rate. Larl, hindi naramdaman dito sa game na to. Yeah, Toro, okay, nandun yung farm niya, pero hindi ka kasi talaga, hindi mo kaya eh. Laban ka sa tatlong cores, hindi masyadong nagana yung mid lane mo. And, wala, tanggap-tanggap na lang talaga na kahit na OP si Lina, eh, hindi mo kaya yung tatlong core. Players na mayaman sa Talon. Kung ikaw lang mag-isa, kung ikaw yung na-focus fire, pag pinatay ka, wala nang gagawin yung kasama mo. Walang damage. At ito, Yatoro nakita. Linkens, Anja, pa naman kahit papano. Lalaban daw. 23 Savage, bouncing in. A big OG! No, that wasn't an OG. Yung root coming from Jeff, demolishing spirit on that fight. Yatoro uwi. Tapos na to. Miposhka taps out. GG is gold. And Talon will take the game 2. Aabot tayo sa game 3, mga kosa. Naku, delikado pa. And Migoto, nakahinga. Oo. Anong maluwag dito with this game 2. Jobs, Migoto, and Savage with the steal. Kailangan natin siyang puriin doon kasi with the team fight, the turn around na nangyari. At first, akalain mo na okay, nandun na yung momentum sa Team Spirit. Pero yun lang pala yung kailangan nila eh. With just one team fight, isa-isang nagdepensa yung Team Spirit. They got game number 2 and forcing out game number 3. At ito nga, game number 3. Anong masasabi ng mga panelists natin dyan? Expected ba? Predicted ba yan? Calculated yung game 3? Wala, hindi ko alam sa kasama ko eh. Lako, yun lang. Nagduda si Sir Jules. Grabe ka kasi, Sir Jules. Ba't ka kasi nagdududa sa Talon? Para kami mga haters dyan eh. Gumana yung... Sinabi mo na pag nag-slurk nga eh, panalo niya. Ayaw mo maniwala sa akin. Ayun na, paradig na pala ni Jay. Para sa akin, sobrang grabe MVP Migoto. Grabe yung early game. Siya talaga yung nagbuhat throughout early hanggang middle game eh. Yung DK talaga niya sobrang hindi sabi natin kahit wala pa yung dagger. Talagang grabe yung rotation niya from top lane to bottom lane. Lahat ng kills eh nandun siya. At saka sobrang yaman din talaga ng lahat ng heroes ng Talon. Parang yung average time na dapat makukuha nila yung item, lagi silang mas maaga doon ng 2 minutes. Lahat ng course ng Talon naging ganun yung scenario. And bakit ba naging ganun kayaman yung Talon, Jay? Siguro ano, medyo parang sa part ng naglaylo masyado yung ano,
yung team spirit ng Conte doon sa game na yun. No? Hindi sila masyadong parang naging passive at some point. Hindi naman totally passive. Ang nangyari na para sa one step ahead lagi yung talon. Kung titignan mo talaga, di ba umabot nga na 7-0. Isipin mo, team spirit, di ba? Parang hindi mo expected compared nung game number one at sila yung aggressive, nauna nila yung galaw ng talon. Siguro dahil din sa heroes, kasi nakuha ni Q yung Tiny, which is yung talaga yung best hero niya so far dito sa lima major para sa napakataas ang win rate ni Q as long nagamit niya yung Tiny. Kung tutusin nga, may potential comeback pa eh, di ba? Yung spirit kanina, sila pa yung high ground. Pero yung Talon, great job to comeback yung game na yun. Yes, ayan, sabi sa inyo, kalma nyo lang kasi, ayan, sabi dito ni Chawi Lorona sa Team YouTube. At meron din kasi itong Team Spirit na vlog eh, di ba yung kanilang YouTube channel. Napanood nyo ba yun?